Sa harap ng pagtaas ng ilang mga bilihin, nag-inspeksyon ngayon ang ilang mga mambabatas sa ilang pamilihan para matiyak na tama ang presyo ng mga ito, lalo na't malapit na ang Kapaskuhan. Ang resulta ng kanilang pagsusuri, alamin sa sentro ng balita ni Mela Las Moras live. Angelique, overall ay satisfied naman si House Speaker Martin Romualde sa presyo nga ng mga bilihin dito sa Farmers Market sa Cubao, Quezon City. Ang hangarin niya ng Kamara, magkaroon ng maligayang Pasko ang ating mga kababayan kaya't isa ang mga pamilihan sa lubos nilang binabantayan. Bandang alas 9 ng umaga kanina nang magkasa ng surprise inspection si House Speaker Martin Romualdez kasama si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo dito sa Farmers Market sa Cubao, Quezon City. Ang kanilang layunin, matiyak na tama ang umiiral na presyo ng mga pangunahing bilihin lalo pat nalalapit na ang Pasko. Kabilang sa mga sinilip ng House Leaders ang bentahan ng mga gulay, karne, bigas at itlog. Sa itlog, may nakausapan na isang seller si Speaker Romualdez kung saan natalakay nila ang mungkahi ng ilan na timbangin na lang ang itlog para masigurong tama ang sukat at bigat nito sa itinakdang presyo. Pagtitiyak naman ng seller sa House Leaders kung anong binenta ng suppliers, yun din mismo ang inilalabas nila sa mga consumer at makatitiyak ang lahat na hindi naman nila ito dinadaya. Overall, sabi ni Speaker Romualdez, satisfied naman siya sa presyo ng mga bilihin dito sa palengke. Sa bigas, medyo may bahagyang pagtaas lang anya silang napansin sa presyo. Pero makakaasaan niya ang ating mga kababayan na patuloy nila itong babantayan at hanggat maaari, magkakasapa sila ng mga inspeksyon sa mga rice warehouses para matiyak na walang hoarding at price manipulation na mangyayari. Speaker, with your inspection po, overall magkakaroon ba ng maligayang Pasko yung mga kababayan natin o kailangan din ng intervention pa ng House para talagang Merry Christmas? Yun ang hangarin natin na dapat malaman natin bago dumating yung Pasko at kung may problema man na sagapin natin at para yan ang mensahe natin sa lahat, bigyan natin ang ating mamamayan na tama ng produkto sa tamang presyo lalo na yung Pasko para masaya tayong lahat. So, yun ang maging sana ang resulta na itong mga inspection at pag-iikot-ikot natin dito sa palengke at sa mga warehouses dyan sa Pula. Angelique, ang sinasabi nga ni Speaker Romualdez, bukod sa pag-iikot sa mga palengke, ay pagpapatuloy din nila yung mga pag-iikot sa mga rice warehouse. Kasi ang sinasabi nga nila, talagang mahalaga sa buhay ng mga Pilipino ang bigas. Kahit ito yung talagang gusto nilang matiyak na talagang magiging stable ang supply at presyo. Angelique? Okay, Mela, tungkol sa itlog, ano? Pabor ba si Speaker na timbangin na lamang yan dahil may mga reklamo nga na sinasabi large ito pero actually medium o kaya small naman? At kailangan pa ba ng isang batas para maisaayos ito? Angelica, sinasabi ni Speaker Romualdez ay ay magiging hakbang ng DTI, DA, ukol nga sa isyong ito. At syempre, yung magiging panig din ng mga consumer at ng mga nagtitinda dito ngang itlog. Pero ang sinasabi nga dito nga sa naging pakipag-ugnayan ni Speaker Romualdez, dito nga sa mga nagbebenta ng itlog, mahirap naman din daw kung titimbangin at baka magkabasagan pa. Dahil parte rin naman ang pag-iingat sa mga itlog, yung talagang inilalagay sa tray at hinihiwa-hiwala yung pagbebenta. Pero Angelique, no, ang sinasabi nga ng mga mambabatas, tulad ni Speaker, talagang overall ay babantayan nila yung presyo at dapat hindi malulugi yung mga consumer. So kung ito yung pinaka mainam na gawin, yan naman ay pabor sila. Pero dapat nga ay yun din yung mainam sa mismong produkto na masisiguro nga na hindi naman magkakabasagan at magiging maayos pa rin yung mapupunta sa mga consumer. Angelique? Okay, maraming salamat, Mela Las Moras.